Sa ikalimang unit ng aralin na ito, nabasa mo ng unang bahagi ng kasaysayan ng wikang pambansa. Nabatid mo na ng ating wika ay nagdaan sa iba't ibang yugto mula sa panahon ng Katutubo, panahon ng Espanyol, hanggang sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino. Sa araling ito, ipagpapatuloy naman natin ang kasaysayan ng paglago ng wikang pambansa. Alam mo ba? Nagsimula ang pagdiriwang ng linggo ng wika nang lagdaan ni Pangulong Sergio Osmeña ang isang proklamasyong nakasulat sa Ingles noong 26 ng Marso 1946 na may pamagat na designating the period from March 27 to April 2 of each year, National Language Week. Isinaad ng naturang proklamasyon bilang 25 na ang panahon mula Marso 27 hanggang April 2, taon-taon ay magiging linggo ng wika bilang pagsunod sa Batas Commonwealth bilang 570 na nagsasad na kailangang gumawang gobyerno ng mga nararapat na hakbang tungo sa pagsulong ng wikang pambansa. Saklaw ng patsa ng linggo ng wika ang pagdiriwang ng kaarawan ni Francisco Balagtas Baltasar, isa sa mga haligi ng panitikang Pilipino. Nang panahong iyon, hiniling na lahat ng paaralan, pribado man o publiko, hanggang sa mga kolehiyo at universidad na magsagawa ng kaukulang palatuntunan sa buong linggo upang may pamalas ang kanilang pagmamahal sa wikang pambansa. Noong ika-26 ng Marso 1954, naglabas ng proklamasyon bilang 12 ang Pangulong Ramon Magsaysay na may pamagat na nagpapahayag na linggo ng wikang pambansa ang panahong sapul sa ika-29 ng Marso hanggang ika-4 ng Abril bawat taon. Nakasulat ang proklamasyon sa wikang Filipino. Inilipat muli ng Pangulong Magsaysay ang panahon ng linggo ng wika sa bisa ng proklamasyon bilang 186 noong September 23, 1955 at may pamagat na nagsususog sa proklamasyon bilang 12 na may petsang March 26, 1954 sa pamamagitan ng paglilipat ng pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa buwan sa March 29 to April 4 sa Agosto 13 to 19 bawat taon. Sinasabing ang dahilan daw nito ay upang hindi lumabas sa taong pagtuturo ang pagdiriwang. Saklaw rin ng linggo ng wika ang kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon na siyang ama ng wikang pambansa. Naging kontribusyon naman ni Pangulong Fidel V. Ramos ang pagtatalaga ng buwan ng wikang pambansa tuwing Agosto sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1041 noong Hulyo 15, 1997. Ang wika ay isang instrumento na mahalaga sa ating mga buhay dahil ito ang bumubuo sa atin at nagsisilbing tulay upang magkaunawaan at tumutungo ito sa pagkakaroon ng magandang relasyon dahil nagkakaunawaan ang bawat isa kahit iba man ang kanilang kinalakihan na wika. Ito ang ugat sa pagkakakilanlan ng bawat bansa at isang malaking yaman na kanilang yayamanin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Katapos ng mga kolonyalistang Espanyol, dumating naman ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey. Nagsimula na naman ang pakikibaka ng mga Pilipino. Lalong umusbong ang sitwasyong pangwika ng Pilipinas dahil nadagdagan ang wikang Ingles na nagkaroon ng malaking ugnayan sa buhay ng mga Pilipino. Ginamit ang wikang Ingles bilang wikang panturo ng panahong iyon. Sa dinami-rami ng wika't wikain sa Pilipinas, ay isang wikang dayuhan ang naging wikang panturo at ito rin ang wikang pantalastasan. Buhat sa antas primarya hanggang kolehiyo, Ingles ang naging wikang panturo. Dahil sa nais may sa katupanan ang mga plano at yung sunod sa manuling pakikipag-ugnayan, nagkaroon ng pambansang sistema ng edukasyon sa kabuuan. Inaasahan sa pamamagitan ng sistema ng edukasyon, magiging tama ang edukasyon ng mamamayan, masaklaw, maturo sa mga Pilipino ng pamamahala sa sariling bayan, at higit sa lahat ay mabibigyan din sila ng isang wikang nauunawaan nila.
para sa mabisang pakikipagtalastasan sa buong kapuluan. Ang komisyong pinamumunuhan ni Jacob Sherman ay naniwalang kailangan ng Ingles sa edukasyong primarya. Nagtakda ang komisyon ng batas bilang 74 noong ika-21 ng Marso 1901 na nagtatatag ng mga paaralang pambayan at nagpahayag na Ingles ang gagawin wikang panturo. Hindi naging madali sa mga nagsisipagturo ang paggamit ng Ingles sa mga mag-aaral. Ito ang naging dahilan upang ang Superintendente General ng mga paaralan ay magbigay ng rekomendasyon sa gobernador militar na ipagamit ang binakular bilang wikang pantulong. Ang binakular ay katutubong konsepto paggamit ng pangrehiyong pangwika at unang wika sa lugar. Ilan sa mga katwiran ng mga tagapagtaguyod ng bernacular ay ang mga sumusunod. Una, 80% ng mag-aaral ang nakakaabot ng hanggang ikalimang grado lamang. Pangalawa, kung bernacular ang gagamitin panturo, magiging epektibo ang pagtuturo sa primarya. Pangatlo, nararapat lamang na Tagalog ang linangin sapagkat ito ang wikang common sa Pilipinas. Pangapat, hindi magiging maunlad ang pamaraang panturo kung Ingles ang gagamitin. Panglima, ang paglinang ng wikang Ingles bilang wikang pangbansa ay hindi nagpapakita ng nasyonalismo. Panganim, nararapat lamang na magsagawa ng mga bagay para sa ikabubuti ng lahat katulad ng paggamit ng bernacular. Pangpito, walang kakayahang makasulat ng klasiko sa wikang Ingles ang lahat ng Pilipino. At panghuli, hindi nangangailangan ng mga kagamitang panturo upang magamit ang bernacular. Kailangan lamang na iyo ay pagsiglahin. Noong 1906, pinagtibay ang isang kurso sa wikang Tagalog para sa mga gurong Amerikano at Pilipino sa panahon ng bakasyon ng mga mag-aaral. Nang sumunod na taon, may ipinakilalang bill sa asembliya na nagmumungkahi sa paggamit ng mga dialekto sa pambayang paaralan, ngunit ito ay hindi napagtibay. Ang mga gurong sundalo na tinatawag na Thomasites ang mga naging guro noon. Naniniwala ang mga kawal na Amerikano na mahalagang maipalaganap sa kupuluan ang wikang Ingles upang madaling magkaunawaan ang mga Pilipino at Amerikano. Noong 1931, ang Vice-Gobernador General George P. Taylor na siyang kalihim ng pambayang panturo ay nagpahayag ng kanyang panayam ukol sa paggamit ng bernacular sa pagtuturo sa unang 4 na taon ng pag-aaral. Sinabi rin niyang hindi kailanman magiging wikang pambansa ng mga Pilipino ang wikang Ingles sapagkat hindi ito ang wika ng tahanan. Sumang-ayon sa kanya sina George Mukomo at Maximo Calaw. Ngunit matibay ang pananalig ng kawanihan ng pambayang paaralan na nararapat lamang na Ingles ang ituro sa pambayang paaralan. Ilan sa mga ito ay layunang maitaguyod ang wikang Ingles at mga alituntuning sundin. Una, paghanap ng gurong Amerikano lamang. Pangalawa, pagsasanay ng mga Pilipinong maaaring magturo ng Ingles at iba pang aralin. Pangatlo, pagbibigay ng malaking tuon sa asignaturang Ingles sa kurikulum sa lahat ng antas ng edukasyon. Pang-apat, pagbabawal ng paggamit ng bernacular sa loob ng paaralan. Pang-lima, paglalathala ng mga pahayagang lokal para magamit sa paaralan. Pang-anim, pagsasali ng textbooks sa wikang Ingles. At panghuli, pag-alis at pagbawal ng wikang Espanyol sa paaralan. Nagsagawa ang mga Amerikano ng mga pag-aaral at survey upang malaman kung epektibo ang pagtuturo gamit ang wikang Ingles. Ang unang pagsisiyasat ay ginawa ni Henry Jones Ford. Iniulat niya na, gaya ng makikita, ang gobyerno ay gumastos ng milyon-milyon para maisulong ang paggamit ng wika upang mabisang mapalitan nito ang Espanyol at mga dialect sa mga ordinaryong usapan at ang Ingles na sinasalita ay kahirap makilala na Ingles na nga.
sina Professor Nelson at Dean Fanster ng 1923 ay may katulad na obserbasyon kay Henry Jones Ford na maging ang mga kumukuha ng mataas sa edukasyon ay nahihirapan sa paggamit ng wikang Ingles. Sa survey na ginawa ni Najib Pitsi Salibi at ng Educational Survey Commission na pinamumunuhan ni Dr. Paul Monroe, natuklasan nila na ang kakayahang makaintindi ng wikang Ingles ang mga kabataang Pilipino ay napakahirap tayahin kung ito ba ay hindi nila malilimutan paglabas nila ng paaralan. Sa madaling salita, kahit na napakahusay ang maaaring pagtuturo ng wikang Ingles ay hindi pa rin ito ang wikang panlahat sapagkat ang mga Pilipino ay may kanya-kanyang binakular na ginagamit sa mga tahanan at sa iba pang pang-araw-araw na gawain. Iginiit din ni Salibi na mas makakabuting magkaroon na isang wikang pambansa na hango sa katutubong wika ng sagayoy, maging malaya at mas epektibo ang paraan ng edukasyon sa buong bansa. Noong nagkaroon ng konbensyong konstitusyonal, naging paksa ang pagpili ng wikang pambansa. Minungkahi ni Lope K. Santos na isa sa mga wikang ginagamit ang nararapat na maging wikang pambansa. Ang panukala ay sinang-ayunan naman ni Pangulong Manuel L. Quezon. Nakasaad ang probisyong pangwika sa Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas ng 1935. Nilikha ng Batas ng Pambansa, Commonwealth Bill 184, na nagsasaad ng opisyal na paglikha sa surian ng wikang pambansa noong ika-13 ng Nobyembre, 1936. Ang tungkulin nito ay magsagawa ng pananaliksik, gabay, at alituntuning magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Pilipinas. Ipinalabas noong 1937 ni Pangulong Manuel Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nag-aatas na Tagalog ang magiging batayan ng wikang gagamitin sa pagbuo ng wikang pambansa. Nawa ay nasiyahan kayo sa aming presentasyon. Ito ang kasaysayan ng wika sa panahon ng Amerikano. Tutok kayo sa ating aralin ngayon. Hanggang sa susunod na talakayan para sa mas malawak na kaalaman. Huwag kalimutang pindutin ang bell button, mag-like, share, mag-comment na para updated ka sa mga bagong online lectures. At para sa katanungan, i-comment na ano ang natutunan sa paksang ito. Ito lang sa online lectura.